cybercrime kay AJ Rabal, kay Miss Isola, and si Asi, I forgot na kami ni Asi Acosta. Ang VivaMax Sexy Star sinampahan ng criminal case, kabilang dito sila AJ Rabal, Angeli Kang, Asi Acosta, Ayana Misola at iba pa. Ating alamin, ating tatalakayin, ating pag-uusapan. Ito ang Startup Showbiz Authority. Nakahandang sampahan ng criminal case ang mga VivaMax stars na sina Angeli Kang, AJ Rabal, Ayana Misola at Asi Acosta ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ayon sa KSMBPI, may basis ang paghahain nila ng criminal case kontra sa VivaMax A-listers dahil sa paglabag daw ng mga ito sa Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime law. Santa Claus is coming to town. So ito yung ginagawa natin, pinanindigan ng kapisanan ng mga social media broadcasters na we are the watchdog sa cyberspace ng Pilipinas. So hindi lang pinagpahin nung kumakain ng ice cream, nung nagpapakita ng sex toy, but also we file also sa mga sexy actress ng VivaMax. But actually, hindi natin penile dahil sa VivaMax application, but pinost nila sa personal verified Facebook page nila. Ipinost daw kasi ng mga ito sa kanilang verified personal social media accounts ang ilang mga videos trailers na hindi kaaya-ayang panoorin ng kabataan. Hindi sa VivaMax account ang mga sinasabing obscene videos at itong mga personal accounts nila ay bukas sa publiko na kahit ang mga bata ay pwedeng makapanood. KSMBPI is again exercising our legal rights to avail of the full force of the law versus those who violate it, most especially in social media. These violators, if not stopped, can contribute to the moral decay and anarchy in all our online platforms, panimula ng kanilang opisyal na pahayag. Pagkatapos nito, marami pa raw sasampahan ng criminal case ang KSMBPI, but this time, hindi lang ang mga content creators kundi kabilang din ang malalaking producers. Ang una natin pinailan si Ms. Angelica. Ito yung first, but actually next week we will file also a same criminal case under Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime kay AJ Rabal, kay Miss Isola, and si Asi, I forgot na kami nun. Asi Acosta. So yung apat na A na mga A-listers, so we will file hindi dahil sa VivaMax application, but dahil sila mismo ang nag-post ng mga sex scene sa personal verified page nila sa Facebook. Narito naman ang ilang komento ng netizen na aking nakita. Mabuti naman isa-isa na nilang tinatrabaho ang mga ganyang post. Ang kasuhan nyo yung may-ari ng Facebook si Mark Zuckerberg, kasi ang daming minor de edad ang malayang nakakagamit ng Facebook. Pera-pera lang yan, wala sigurong panghanda sa Pasko at bagong taon. Sana isunod naman nila yung mga influencers na nag-pro-promote ng mga online sugal. Daming kabataan din ang nahuhumaling dito at daming na-scam. VivaMax ang kasuhan nyo, artista lang sila, hindi naman sila ang gumawa ng mga trailers video na yan. Para sa inyo, anong komento nyo sa usaping ito? Hindi dahil sa VivaMax application, but dahil sila mismo ang nag-post ng mga sex scene sa personal verified page nila sa Facebook.